Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel. Jerfix nga pala, and today's vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng contact point and condenser, o tinatawag nating breaker point. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust ng tamang clearance, kung ano ba yung proper way kung paano, then yung condenser, papalitan din natin to. Ang mga gagamitin lang naman natin dito ay mga basic lamang. Ito yung 8mm na combination wrench, Phillips screwdriver and flat screw, feeler gauge, and yung liha. Yun lang din naman. Tapos kung may pangpihit tayo dito, 19mm na socket and ratchet para sa crankshaft pulley kapag nag-a-adjust tayo or nagpipihit tayo sa distributor. Then napansin naman natin dito na sira na. Ayan, naputol na. Yan, putol na siya. And also, sunog na yung kanyang contact point. Siyempre, kapag ka nagtitesting tayo nito, ay sinusukat natin yung rubbing block kung ano yung adjustment. Okay? So, wag na natin patagalin. Simulan na natin yung tutorial. Yan. Umpisa muna natin dito sa pagkakalas ng high tension wires. So, back to the old school tayo. Then, tanggalin lang to. Tanggal na. So, lagi natin tatandaan kapag ka number 1 nandito sa distributor natin, nakaset siya sa 1, hindi natin pwede itong pagbaliktarin kasi pwede rin mabaliktad ng ganyan yan. Okay? So, lagi natin tatandaan na nandito yung 1. Ayan, 1 nandito sa unahang bahagi ng makina. So, ang contact point natin ay nandito. Ayan. Ayan yung nag-o-open and close dito sa may lobe niya sa distributor. Tanggalin natin yung router. Ang gagamitin lang natin dito is flat screw o Phillips screw. Tatanggalin lang natin dito yung condenser kasi papalitan din natin yan. Then kapag naluwagan na dito, pwede natin matanggal yung sa wire ng contact point or breaker point natin. Okay, gamitan na natin to ng special weapon. Gamitan ko siya ng Phillips screw. Pero pakita muna natin mga lods yung gap niya at saka yung hindi na maganda yung contact niya dito. Sunog na siya, pansin nyo. Ayan. Kaya kapag halimbawa nag-tune up tayo, pinapalitan natin yan. Tapos yung kanyang lobe at saka dito sa shafting niya ay kalawangin. Kailangan lihain din natin yan. Para hindi kagad masira yung fiber rubbing block natin dito kasi puro kalawang na. Ayan. So maluwag na rin to. Ayan, nailusot ko na. Luwagan natin yung 8mm dito. Hindi lang pala natin basta luluwagan. Papalitan din natin to ng condenser. Ayan, tanggal na. Sungkitin natin ng flat screw. Ayan, tanggal na. Ganito lang kasimple yung pagtatanggal ng ating contact point. Tingnan nyo mga bossing, oh. Ginalaw ko lang yung contact point, wala na. Bumigay na, oh. Naputol na. Meron rin kasi siyang problema sa ignition and hard starting. Kaya tune up yung hinatulan dito. And pinakita na rin natin tong contact point. Kung halimbawa ibabalik nyo lang yung contact point nyo, gamitan nyo ng liha. Siguro 1,000 yung grit. Lihain nyo lang yung dito sa contact niya. At ngayon naman, sunod natin yung condenser. Ilagay natin yung bago. Ayos. Then, tatanggalin ko lang to para malinisan natin yung lobes and ito yung kalawang. Nangangalawang na kasi and hindi umbok-umbok. Mahirapan tayo sa pag-adjust. Ngayon gagamitan ko lang siya ng liha. Yung grit niya is 1,000. And mga bossing, bale nalinisan ko na rin siya. Ngayon, yung contact point kasi ay may kasamang grasa. Yung grasa na to, gagamitin ko to para malubricate yung shafting ng distributor natin.
para madulas yung pag ikot, may lubrication. Bago natin isalpok ito, lihain muna natin ito ng 1,000 kasi para maganda rin yung contact niya. At ngayon, lagay na natin. So, unahin muna natin yung paglalagay dito. Yan. Tapos, bago to, para di tayo mahirapan. Tapos ito, wala akong makita. Babalik ko na lang. Sama na rin natin tong condenser. Ayan. Lagay natin yung nut. Ayan, bali yung rubbing block niya kasi nakaumbok na. Tumama na siya sa lobe. Kaya ang gagawin natin, dun tayo sa flat surface na hindi tatama sa lobe. Ikutin lang natin. Gumamit lang ako dito ng 19mm na socket and ratchet 3/8 drive para maikot yung pulley. Yan, ikutin lang natin yung pulley mga lods. So, iilalim na lang ako, tas ikutin ko para magtugma. Ito yung basehan natin na iikot talaga yung lobe niya. Kung napapansin nyo, flat surface na yung paglalapatan ng ating block. Ayan. Then, dyan na tayo mag-a-adjust. Pwede tayo mag-adjust dito. Pwede rin dito. Pero sa akin, para mas mapabilis yung trabaho. Kasi kapag mag-a-adjust tayo dito, medyo matagal. And paulit-ulit tayo mag-a-adjust. And pipihit-pihit pa. Kaya ang gagawin natin, sisingitan ko na lang siya dito ng filler gauge. Then, higpitan yung dalawang tornilyo. Bale, meron tayong dalawang klase na sukat. Pero ang pipiliin ko dito is 0.016, 40mm. Pwede rin naman tayo na 0.014, 0.35mm. Pero para sa akin, madalas kong ginagamit dito is yung 16. Ayan. And tulakin lang natin to. Higpitan muna natin tong isa. Ayan. Tusok natin yung filler gauge. Gamitan ko lang siya ng flat screw dito para mapihit ko ng konti. Then, higpitan naman din dito ng Phillips screw. Ayan. Wala na siyang gap. Siyempre, ang sinukat lang natin dito is yung gap dito. Dito sa rubbing block niya. Hindi tayo nagsukat dito. Pero pwede rin naman. Then, iikutin ko siya hanggang mapunta siya dito sa may lobe. And kailangan yung opening niya ay hindi naman din ganun ka laki. Sukatin ko lang ulit. Ayos lang. Iitin ko lang. Ayan, bali yung gap. May opening na siya. Ganun din, para rin tayo nagsukat dito. Ayan, malibag lang ng konti, pero ayos lang. Kung dito, medyo mahirapan tayo magsukat niyan. Pero kung dito, mabilis lang. Okay? Ayan, pihitin ko ulit mga lods hanggang sa lumapat dito. Sa may flat surface niya. Then, tingnan natin yung rubbing block niya. Kung okay. May gap rin kasi dapat yan. Kung yung iba kasi dikit na dikit, mabilis na napupudpud tong rubbing block. Kaya ang gagawin natin dito is pipihitin natin. Then, ito double check yung gap nito. Nakadikit na rin yung points niya or breaker point. Ito. Or contact point na tinatawag. Then, ito. Kita nyo yung gap. Yan. May gap siya. Dapat may gap yan kasi para hindi mabilis mapudpud.
Ayos. So, mahigpit na yung tatlong tornilyo niya. Ito, ito, ito. Then, dito sa condenser natin, mahigpit na rin yan. 8mm. Then, ngayon, lalagay natin yung rotor. Ayan. Tapos, lalagay na natin yung distributor cup. At syempre, bago tayo maglagay nito, ay dapat linisan din natin to. Ayan, kita naman natin na may liha dyan, pero hindi ako yung nagliha dyan. Tapos, nililinis din natin to. Ayan, medyo may mga dumi-dumi. Kayurin lang natin ang flat screw yan para maganda yung contact. Ayan, so pag naglalagay tayo ng distributor cup, huwag natin pagpapalitin kasi syempre magwa-backfire yan and hindi under yung ating makina. Minsan na under pero pupugak-pugak, puputok. Susuka yung gasolina dito sa may karburador. Then, ang paglalagay dito ay pa clockwise 1, 3, 4, 2. Ayan, yung 1 lagi nandito sa unahan, 3 papunta dito sa 3 cylinder, 4 dito, and 2. Ayan, so na-set up na natin. Subukan natin paanda rin mga lodi kung magiging okay. Ayan mga bossing, bali umaandar na yung makina niya pero mataas yung minor. I-adjust na lang natin yung sa carburetor pero mas mainam yan, i-choke kasi medyo may kalumaan na rin tong sasakyan na to. Kailangan yan na rin ng service. Yun, so bale natapos na natin yung pagpalit ng contact point and yung condenser natin o tinatawag na breaker point. Ayan, napalitan na natin tong dalawang to. Sana marami kayo natutunan sa video natin for today. So hanggang dito na lang ang aking video mga bossing. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Paalam!